kang tawa ng tawa, baka kabagin ka. Bigkasan mo si baby, dahil kung hindi kakabagin yan. Familiar ba sa iyo ang mga salitang ito? Kabag. Ano nga ba ito? Ang kabag o gas pain sa English ay isang laganap na kondisyon. Bata man o matanda ay maaaring makaranas nito. Ang kabag ay ang pakiramdam na parang laging busog at matigas ang tiyan dahil sa pagdami ng gas sa small intestine. Kung minsan ay nakararanas ng mga sintomas, katulad ng pananakit at paghilab ng tiyan, kinakapos ng paghinga, pananakit sa mababang bahagi ng likod, at constipation. Ayon sa mga pag-aaral, mas naaapektuhan ng kabag ang mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan, bunga na rin ng hormonal change sa katawan. Mapapansin sa taong malimit na kinakabagan ang kakaibang pagkabilog ng hugis ng tiyan na mas malaki kaysa sa normal or distended stomach. Ang karaniwang sintomas ng pagkakaroon ng kabag ay ang mga sumusunod: pagkakaroon ng pakiramdam na parang busog at uncomfortable na pakiramdam, pananakit ng tiyan, palagi ang pagdighay, at hindi normal na paglaki o paglobo ng tiyan. Kung ang kabag naman ay malubha, ang mga sintomas na nararamdaman ay ang mga sumusunod: pagduduwal o pagsusuka, pamamayat kahit hindi nagpapapayat, diarrhea, pagdumi ng may dugo, pagkakaroon ng heartburn o pangangasim ng sikmura na may paninikip ng dibdib, pagdurugo kahit hindi oras ng monthly period sa mga babae, at lagnat. Narito ang mga maaaring gawin na home remedy bilang gamot sa kabag. Gumamit ng luya, ito ay maaaring hiwain at pakuluan sa kainumin o gadgarin ito sa kakainin bago kumain ng karaniwang pagkain. Ang luya ay isang halamang gamot na kilalang mabisang lunas sa kabag. Mayroong aktibong sangkap ng gingerols at shogyos na tumutulong upang mawala ang pamamaga ng bituka at maging relax ang mga kalamnan nito. Maaari rin kumain ng kalabasa. Ang kalabasa ay tumutulong upang maiwasan ang kabag at ang paninigas ng tiyan. Ito ay mayaman sa vitamin A, potassium at fiber na tumutulong sa malusog na panunaw. Sinasabing ang pinakamabisang gamot sa kabag ay ang aceite de manzanilla na nabibili sa mga butika without doctor's prescription. Mabibili ito kahit walang reseta ng doktor. Ipapahid ang langis na ito sa tiyan hanggang sa bandang bahagi ng iyong likuran at maya-maya ay lalabas na ang hangin sa tiyan. Ito naman ang mga simple at epektibo na paraan upang maiwasan ang kabag. Una, iwasan ang pagpupuyat o stress upang hindi tumaas ang cortisol level or stress hormone sa katawan na nagdadala din ng stress sa bituka, kaya pinagmumula ng kabag. Makakatulong ang regular exercise upang huwag kabagan dahil ang hangin na naiipon sa tiyan ay mas mabilis na mailalabas ng sistema sa katawan. Iwasan ang mabilisang pagkain at nguyain maigi ang pagkain. Avoid eating processed foods dahil naglalaman ito ng maraming amount ng sodium o asin na nagsisilbing preservative na nagdudulot din ng kabag ng tiyan. No to smoking. Sinasabi ng mga pag-aaral na ang mga chemicals na pumapasok sa katawan dahil sa paninigarilyo ay nagdudulot ng hindi maayos na galaw ng mga kalamnan sa sikmura na siyang dahilan ng pagkakaroon ng kabag at heartburn. Avoid excessive drinking ng soda or carbonated drinks dahil nagdudulot ito ng kabag sa tiyan dahil sa taglay nitong carbonated gas. Bagaman kadalasan na dumidighay pagkatapos na uminom nito, ay may natitira at naiipon pa ring hangin sa ating sikmura. Mas mainam na uminom ng maraming tubig. Tandaan, ang kabag ay maiiwasan. Kadalasan isa man itong simpleng kondisyon. Kung mas malala ang mga sintomas, ay mas makabubuti na kumonsulta sa doktor. Now you know!